tiniyak ng Biotech Corporation na kaya nilang gumawa ng gamot mula sa cannabis kung sila ay pahihintulutan ng Kongreso. Nang hihinayang si Dr. Richard Nixon Gomez dahil kaya naman daw gumawa ng kanilang kumpanya ng Biotech Corporation ng naturang gamot, subalit mas binigyan pa ng FDA ng pagkakataon ang importation ng purified CBD. Ang laboratory natin kaya yan. Manufacturing natin, yes, FDA approved tayo. Ayaw lang bigyan pa ng lisensya to manufacture, gusto imported muna. Kanilang binigay na special permit is for importation only. Ah, okay. Hindi ko alam ba tayo, kung payagan tayo dito, igagawa ko siya. Mura pa. Baka less than 10%, baka 5% lang na $31,000. Ah, so meaning same thing. Naglabas ng compassionate special permit ang Food and Drug Administration para magamit bilang gamot sa ilang uri ng sakit ang cannabis o marijuana. Ito ang ibinalita ni Dr. Mutya, founder ng Philippine Society of Cannabion Medicine, matapos matanggap ang kopya ng special permit mula sa FDA. Sa permit ng FDA, ang purified CBD ang siyang maaari na magamit bilang alternatibo na gamot laban sa mga sakit tulad ng epilepsy. Society of Cannabinoid Medicine po aims to provide clinical and policy guidance on everything surrounding cannabis. So, clinical practice guidelines, paano gamitin yung cannabis bilang gamot at syempre kung paano siya i-regulate overall. Sa ngayon po, clinically proven, FDA approved po siya for intractable epilepsy. Yung pong Lennox-Gastaut syndrome at Dravet syndrome, no? Marami kasing iba't ibang klase ng epilepsy, but then sa ngayon, yun po yung Lennox-Gastaut syndrome, Dravet syndrome at yung tuberous sclerosis, FDA approved po yun. So, mga epilepsy po ng kabataan yun na hindi nagre-respond sa conventional medications. Hindi naman maiwasan ni Dr. Mutya na maglabas ng komento sa FDA dahil import permit ang ibinigay nito at hindi ang magkaroon ng locally produced ng nasabing gamot. Dito sa Pinas, yung so-called medical community, ang nire-recognize lang nila is Sativex and Epidiolex. And unfortunately, yung DDB, FDA, through the Compassionate Special Permit, ang pinapayagan lang nila is Epidiolex. So kung makikita natin, pahigpit ng pahigpit at maski na makakuha ka ng CSP, maski na bigyan ka ng permit, yung kaisa-isang nabigyan ng Compassionate Special Permit, pagkatapos nilang sa butas ng karayong para makakuha ng permit, pagkatapos nun, hindi pa rin sila naka-access dahil sa presyo at dahil sa iba't iba pang proseso. Imbis na makatulong sa mga mahihirap na pasyente, lalo lamang daw itong magpapabigat sa kanilang gastusin. Kaya naman, ang apila nila sa Kongreso, aprubahan na ang nakabinbin na panukalang batas na nag-aalis sa marijuana bilang dangerous drugs upang magamit ito bilang alternatibong gamot. Series po yung kanilang webinar, apat na series. May guest din po sila mula sa United Nations Office on Drugs and Crime dito sa Pilipinas. At in-echo nga yung sentiment ng UN. No? So, UNODC, si Dr. Attorney Lee Yarsha, no? Nung siya nagsalita dun sa PMA webinar, sinabi niya yung stand ng United Nations na the approach to drug use, including cannabis, should move away from criminalization and persecution. Dapat from the healthcare approach na siya dapat at hindi na dapat from the criminal approach. Nagbabalita, Alfredo Patriarca, Online News.